Hi guys, welcome to my channel. For today's video, ipapakita ko sa inyo itong very realistic shells na nabili ko sa Shopee. So, shell siya para sa airsoft revolvers. Ito siya. Yan. Ang shell na to ay Gun Heaven, yung tatak. Ayan, kung mababasa nyo sa ilalim, Gun Heaven. Pwede tong shell na to sa Wing Gun, sa ASG Dan Wesson 715, at saka sa SRC Titan Revolvers. Yun. Yung mga revolvers na yun, pare-pares lang sila ng size ng shell. So, papakita ko sa inyo, ito yung Wingun 708 ko. Saktong-sakto siya sa cylinder. Ipakita ko lang sa inyo yung stock na shell na kasama nitong Wingun revolver. Yan. Ito yung stock shell at ito yung Gun Heaven shell. Ito yung binili ko sa Shopee. So, hindi ko na ilalagay sa description box yung link sa Shopee dahil huling set na to, itong anim na to, out of stock na. Ayan. Kung mapapansin nyo, itong bagong bili ko, ganito talaga ang itsura ng 357 Magnum na bala. Ito kasing stock na shell. Tingnan nyo, kung makikita nyo yung brown nya, masyadong malaki. Pero ito, ganito talaga yung 357 Magnum shell. Yan. Same lang naman sila ng laki. At ang isa pang pinagkaiba nila, itong Wingun shells, sa ibabaw nila lagay yung BBs. Itong Gun Heaven shell, sa ilalim nilalagay yung BBs. Ito pa yung ibang Wingun shells para makita nyo. So, may dalawang reason kung bakit nagustuhan ko talagang bilhin tong shell na to. Unang-una is yung look nya, yung itsura nya, dahil nga gantong-ganto rin yung itsura ng 357 na bala. Pangalawa is yung sa ilalim siya nilalagyan ng BBs. Papakita ko sa inyo. 6mm airsoft BB. Yan. Pag nilagay nyo sa ibabaw yan, tutulok pa ng konti. Yan. Nakalubog na siya. Yan. Ready na yan. So, kaya ang kinagandaan itong nasa likod yung lagayan ng BBs is yung itong shell na to is parang magiging inner barrel siya. So, additional inner barrel yan. Parang haba yung inner barrel mo. So, yan. Pag nakalagay yan sa loob, ganito itsura niya. So, ang magiging parang inner barrel na itong Wingun 708 ay ganito nakahaba. Hindi na ganito. Yan, dito na simula niya. Ano bang kinagandahan nun? Pag mas mahaba yung inner barrel, mas tataas yung FPS nito. So, pag ito yung shell na gamit ko is mas lalakas tong Wingun 708. At saka, dahil nga, kung makikita nyo yung ilalim nila, yan. Ang laki ng butas nitong Gun Heaven shell. So, mas malaki yung butas niya, mas madaming CO2 ang dadaan sa kanya. So, mas malakas talaga. Ayan. Itong stock na kalagay, Wingun 700. Ito, Gun Heaven. Pakita ko lang kung paano nilalagyan yung Wingun. Ayan. Ito ang Wingun sa ibabaw. Itong Gun Heaven sa ilalim. Pakita ko lang pag nakalagay na siya sa revolver, yung mga shells. Ang price nga pala nito, ang price nito is
1440 sa Shopee. 1440, 6 na shells. So medyo may kamahalan, pero kung nangongolekta ka naman, okay lang. Ayan, ayan ang itsura niya kapag nakalagay sa cylinder. Ayan pa isang maganda, dahil nga sa ligutsin nilalagyan ng BBs, pwedeng hindi mo nahugutin yung shells. Ayan, diyan mo nalagyan ng BBs. Ayan. So, at isa pa palang pinagkaiba nila, mas mabigat tong Gun Heaven shells. Ang isang shell nito is nasa 13 grams. Ang Wing Gun shells naman is 10 grams. Ito kasi full metal. Baka lahat yan, pati tong tip. Ito kasi yung brown na tip na to, rubber to. Kaya mas magaan yung Wing Gun shells. At pwede rin tanggalin tong tip nya. Yan, may screw yan. Ayan. Tsaka bakal na bakal talaga tong tip dahil dumidikit to sa magnet. Ayan. Itong casing hindi. Siguro brass. Ito, talagang metal to. Di ko lang alam kung anong uri ng metal, pero namamagnet siya. Balik na natin. So yun na guys, yung shell na to, pwede, ulitin ko, pwede sa Wing Gun Revolvers, sa ASG Dan Wesson 715, pwede rin sa SRC Titan Revolvers, pwede rin to sa Wing Gun Webley Mark 4 ba yun? Hindi ako nagkakamali. Pwede rin to sa Schofield. So yun, yung mga revolver na yun, halos pare-pares lang naman sila na mga shells. Yan. Pakita ko lang ulit, malapitan, ang 6 na Gun Heaven shells. Napakaganda. Yan, kung makikita nyo, tingkad ng kulay. So yun lang guys. Thanks for watching. Please like and subscribe.